Ayan, Kamotor Paul, nandito po tayo uli. May bago po tayong project. May gagawin po tayong cross van na Isuzu 4J dito po. Bali, ang naging sira po nito ay naputulan tayo ng timing belt. Kaya ang gagawin po natin, tinuloyan na po natin dahil nabaluktot ang balbula. Nasiraan na po ang cylinder head. Ayun, nagpalit tayo ng cylinder head. At saka ang gagawin po natin, dinukot na natin. Bali, makikita po natin, ipapakita namin dito yung technique kung paano mag oversize ng piston ring. Sa dahilan po may kaunting tama yung liner. Ayan, papakita po natin ngayon kung paano yung technique. Ayan po. Ayan, Kamotor Paul, ito po ang forma ng liner niya. Oh. May kaunting tama po. Siguro mga 0.001,000. Ayan. Ito po hindi pa naman nag-usok. Kaya lang, ayun. Siyempre, para tumagal po ang ng makina, lifespan ng makina, gawin na po natin na maayos. Ayan. Ayan, ito po. I-oversize po natin yung piston ring. Ito po siya. Anuhin po natin ngayon to. 0.25 po ang gagamitin natin. Ayan, makikita nyo po, 0.25. Hindi standard, oversize po ito. Ginamit po natin ang piston ring ay NTR. Ayan. Tapos ayan po ang kikil. Kikikilan po natin ito isa-isa. Ayan. Gagawin na po natin. Ayan po, Kamotor Paul. Ganito po ang technique ng pag-oversize ng piston ring. Kung sakali po kayo ay mag-oversize ng piston ring, ganito po ang pamamaraan. Lalo na yung hindi pa po nakakasubok na mag-oversize ng piston ring. Ayan, makikita nyo po dito ngayon. Ito po, kung ang sukat po ninyo ng piston is 4 inches, ita times 3 nyo lang po yun. De, ibig sabihin, pag times 3 ang 4 inches na piston, lalabas pong 12 sa pillar gauge po, 0.012,000. Ayan. Ito po yun ang ito ang pansukat po yung 0.012 dito sa gap ng piston ring. Kaya kinikikil po ito kasi oversize. Bali, sikip po yan dyan. Ayan, pag kinikilan mo yan, maya-maya po ang sukat nito. Na yan pong 12 kasi times 3 po yung 4 inches na na piston. Ayan po ang technique kung paano mag-oversize po. Ayan. Kikikila na po natin. Ito, may nakahanda na po tayong kikil. Ayan, mga flat file po. Yung pino pong bilihin nyo, hindi yung magaspang na magaspang. Pinong-pino para ma-pino rin po ang tama dito sa gap ng piston ring. Para makinis po. Ayan, Kamotor Paul, gagawin na po natin. Ayan, Kamotor Paul, kikikilin na po natin. Ito na. Ito pong pamamaraan yan. Bali, dahan-dahan lang. Dapat po, maya-maya sukat. Kasi baka lumuwag naman po ang piston ring nyo. Hindi nyo mapapansin. Maluwag na. Ayan, ganito po ang technique. Yung piston ring gagamitin nyo para ayan, masikip pa po. Bali, hindi pa siya pumapasok. Mga ilang tulak ng kikil. Maya-maya sukat. Kasi pag nasubrahan mo po, luluwag naman siya. Hindi na muna mahabol. Kasi maluwag na. Lalaki ng gap ng pasok na po. Yan, ganito. Susukatin nyo po ng pillar gauge. Yan, ganyan. Ayan, di papasok. Doon sa 0.012,000 po ng pillar gauge. Inyong kalalimutan po, times 3 ang piston. Doon po binabatay ang pag-oversize. Kaya nang sinabi ko, kung anong laki ng piston, ita times 3 lang po yun. Yun na yung sukat ng sukat ng gap ng piston ring. Yan, ganyan lang po. Simple ang pag-ano niyan.
So, maya-maya sukat dahil pa kama palaki ka. Ayan, di pa kasi ha. Tsagaan lang po ang pag-ano nito pag-oversize. Yan, malapit na. Tapos gaganitihin nyo rin po, yan, ganyan. Para makita nyo po kung papered na or tabingin ng tama ng ano, yan, makikita mo po dyan. Ayan, medyo kailangan bawas natin sa kabila. Sagutin mo ang laras mo. God. Silipon to, sagutin mo. Yan, gaganyanin po po. Yan, pantay na. Matay? Hindi pa. Yan, mga ilang tulak lang ng kikil. Maya-maya sukat po. Para hindi ka mabulaga na malaki na pala. Yun, sakto na po. Ayan. Mapapansin nyo po, yan ang tamang gap. Ayan o. 0.012,000 po yan sa pillar gauge. Yan, 12. Ayan. Ayan na po yan. Yan ang gap. Kanina hindi po pumapasok kasi oversize po. Ngayon o, nakikila natin. Naibigay na po natin ang tamang clearance. Ayan. Ganyan lang po, ka-motor pole. Ayun, yung mga bago lang po sa channel, pa-subscribe na lang po, like, share, and comment po para updated po tayo sa mga ginagawa po namin dito. Marami po tayo dito mapapanood na iba't ibang klaseng trabaho po. Ayan, ka-motor pole, maraming salamat po. Ayan, ka-motor pole, dapat tandaan nyo kung sakali pong malalim na ang ano dito, hukay, huwag nyo na pong ipilitin na oversize kasi ang tendency po nyan pag pinilit nyo muna malalim ng hukay rito, lalabas na po yung piston rings, aangat na doon sa groove ng piston dito. Ayan po, ayan, pag hinabol nyo po ang mangyayari po nyan, aangat ang piston ring kasi malalim na dito, hahabulin mo, mahahabol nga siya pero may mangyayari pong hindi maganda dahil aangat siya dito sa piston groove. Aangat na siya doon. Bale mangyayari, papasok na doon ang langis. Kaya tataas pa rin ang langis, aakyat pa rin dito sa piston top. Kaya matakaw pa rin sa langis at saka mausok po. Kaya pag malaki na po ang groove dito, ang hukay sa liner, huwag nyo na pong i-oversize. Ginagawa lang po ito yung pag ang clearance dito mga 1,000 or 2,000 po, pwede pa po yun. Ang nahukay dyan, yung halos nakakapa mo na ano pa, hindi malalim talaga gaya nito. Kaunting-kaunti lang ang ano, ang hukay niya. Yan, pwede. Kaya in-oversize po natin. Yan po mangyayari. Pag pinilit nyo yung oversize na malaking makapal ng ano dito, hukay, aangat ang piston ring. Papasok po ang langis. Kaya mausok pa rin yung sasakyan nyo po. Yan, ganyan po ang procedure ng pag-oversize po ng piston ring. Kailangan hindi pa masyadong malalim ang hukay ng liner. Ayan, ka-motor pole. Ayan, ka-motor pole. Tapos na po tayo magkikil. Yan. Yan mga piston ring po yan na oversize natin, oversize na kinikilan natin po. Ayan oh, makikita nyo po, eksakto na yan sa 0012,000. Ayan. Ayan, apat po yan, oh, para parehas po sila. Ayan po, ka-motor pole. Pag kayo po nag-ano nito, gumawa po kayo ng ganito na oversize, bawat butas po, isa-isang butas po, kung lalo pag marami, bitin,
Tuhugan nyo na lang po ng ano, may pangalan, 1 to 10. Bawat butas po, kunyari number 1 po ang ginawa nyo, pagsamasamahin nyo doon po, hanggang sa oil ring, tapusin yung pagkikil. Para kasi hindi naman po para parehas ang kain yan. Kaya kailangan bawat butas, by number po, para mamaya dito, maliit ang nakikil nyo, pagdating dito maluwag na pala, sobrang luwag dito sa pangalawang butas. Kaya kailangan po, bawat butas, tatalian nyo na po na may number. Sama-sama yun. Number 1 hanggang sa oil ring. Talian nyo na para hindi po maghalo-halo. Ayan, kamotor po. Ganyan lang po ang technique ng pag-oversize ng ano, ng piston ring sa liner. Kasi pag papalitan mo naman po, hagya lang ang gas-gas, sayang naman po ang igagastos. Kaya ganyan po ang pamamaraan. Dukot, yan. Semi-overhauling po yan, ginawa natin. Ayan, kamotor po. Kamotor po, alam na po. Pasubscribe na po. Salamat. Ayan po, shout out kay Kapitbahay Marvin. Ayan, ano na yan, kaibigan po natin yan. Kasakali pong gusto nyo ay mabisita nyo po si Kapitbahay Marvin sa kanyang bahay. Marami po kayong matututunan sa kanyang bahay. Marami siyang ipapasulubong sa inyo, kaya pasyalan nyo po siya. Kapitbahay Marvin. Ayan. Saka shoutout din po kay ano, Sinubyo, yung gwardiya po natin dito, sa mga kasama din natin, at saka si journalist. Ayan. Magkasama po sila sa ano, mga SD sila dito sa ano. Ayan po.